Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat na kautusan at gayundin ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika at tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Basdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakakilala?" Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo pong anak ng Diyos. Kayong hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, "Tanda ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Natanael sa ating Ebanghelyo ay saring Bartholomew o San Bartholomew na pinagdiriwang natin sa araw na ito, no? At narinig natin sa Ebanghelyo kung paano tinawag ng Panginoon si Natanael. Na? Siya ay ipinakilala ni Felipe kay Jesus, no? So may namagitan. Kaya may significant role si Felipe sa pagkatawag kay Natanael. Alam niyo mga kapatid, tayo din bilang mga mananampalataya, madalas meron din ginagamit na tao. No, may ginagamit na tao ang Diyos upang tayo'y tawagin at ipakilala sa atin si Jesus. No? Wala naman taong isinilang nakilala na si Jesus. Kailangan may nagpapakilala sa Kanya. No? At yun ang role ng bawat Kristiyano, ang ipakilala si Kristo sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Yan ang role ng simbahan, no? Ang ipakilala si Kristo sa mga tao. Sa simula ay masasabi nating si Natanael ay skeptics, no? May pagdududa nung sabihin ni Felipe na nakita niya o ipapakilala niya si Jesus ang tinutukoy sa aklat ni Moises ng mga propeta, no, ang Mesiyas, ibig sabihin, natagpuan ko ang Mesiyas, yun ang sabi ni Felipe. Ang tugon ni Natanael, may manggagaling bang Mesiyas sa Nazaret? No, wala namang saysay yung lugar na yon, no? So yun, parang medyo may panlalait pa nga. Okay, so bagamat ganun nagsimula ang reaksyon ni Natanael kay Jesus, subalit na magkaroon na sila ng pagharap, na magkaroon na sila ng personal encounter, doon na lumabas yung kadalisayan ng pananampalataya ni Natanael. No? So mga kapatid, ang pananampalataya ay biyaya o regalo ng Diyos sa atin, no? Sa Diyos lamang pwedeng manggaling ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay tulad ng isang binhi na pinupunla ng Diyos sa ating puso. Pero kinakailangan meron triggering experience para ito ay mabuhay. At yun nga yung personal encounter. Kinakailangan merong encounter, may personal encounter para yung pananampalataya ay mabuhay. At kadalasan, para magkaroon ng ganong personal encounter, may gagamitin ng Diyos na tao, no? Para tayo ay dalhin, ipakilala sa ating Panginoon.
At bagamat hindi maganda ang simula nung pagtawag kay Nathanael, subalit nung makilala niya si Jesus, naging napakatibay ng kanyang pananalig. At hanggang sa wakas nga siya ay nanalig, at nung isugo siya ng mga alagad, isinugo siya upang ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo hanggang sa dulo ng daigdig. Siya ay nanatiling tapat at maging ang kanyang buhay ay kanyang ibinigay. No? Hanggang wakas ng kanyang buhay, siya ay naging martir. Ayon sa tradisyon, siya ay binalatan. No? Binalatan ang buhay at siya pa'y pinugutan ang ulo. No? So ganun katindi ang kanyang naranasan para sa pananampalataya. Ganun katibay ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Hindi niya tinalikuran ang Panginoong Jesus kahit na hirap at matinding sakit, no, pasakit ang kanyang dinanas para lamang kay Kristo. No? So mga kapatid, tayo rin, bawat isa sa atin din ay tinatawag ng Panginoon. Lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon na maging alagad niya. At isinusugo din tayo bilang mga apostol sa ating panahon upang ipahayag si Kristo, ipakilala si Kristo, lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Okay? So yun, kailangan yun. Mga taong nagpapakilala. We have to bring people to Jesus. No? Kaya suriin natin ating sarili kasi baka mamaya yung ating relasyon kay Jesus masyadong privatized. Alam niyo yun? Marami kasi mga Katoliko ang relasyon kay Jesus privatized. Yung siya lang at si Jesus walang kasaling iba. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ang ating pananampalataya ay privatized. We have to share our faith to other people. No? Kailangan susuriin natin ang ating sarili. Ilan na kayang tao ang nadala ko kay Jesus? Kasi yun ang tinatawag na kinakailangan namumunga ka. Yun ang bunga. Yung ilang tao na ang nadala mo kay Jesus. Ilang tao na ang sa pamagitan mo ay nakilala nila sa Jesus. Yun ang bunga. Pagharap natin sa Panginoon, hahanapan tayo ng bunga. At yun ang pinakamabisang bunga. Yun ang bungang hinahanap ng Panginoon. Yung mga taong nadala natin, nailapit natin, at nakilala nila si Jesus sa pamamagitan natin. Kaya alam niyo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, wala nang higit pa dun sa may magsabi sa iyo, yung may nagsabi na ba sa inyo na, alam mo, dahil sa iyo, nakilala ko si Kristo. Alam mo, dahil sa iyo, nakilala ko ang Diyos. Kapag may narinig ka ng ganyan na nagsasabi sa iyo, abay, pwede ka nang mamatay. No? Dahil nagampanan mo na iyong tungkulin o nagagampanan mo iyong tungkulin bilang isang alagad ni Kristo.